ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin. At dapat kayong magbigay patotoo sa kanila at sa mga pagano. Pag iniharap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, ang ama ang kanyang anak, at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit sa pananatili lamang niyong matatag hanggang wakas, kayo maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit sa pananatili lamang niyong matatag hanggang wakas, kayo maliligtas. Kahapon lang natin ipinagdiwang ang unang araw ng kapanganakan ng Anak ng Diyos bilang tao. Unang araw pa lang ngayon sa tinatawag na Oktaba ng Pasko, pero pinapawi na yata agad ng mga pagbasa ang kasayahan at kapayapaang dala ng Pasko. Sa Ebanghelyo, nagbibigay si Jesus ng babala sa darating na karasang haharapin ng mga maninindigan sa kanyang pangalan. Sa unang pagbasa ay sinasalaysay ang malagim na kamatayang sinapit ni Esteban dahil sa matapang na pagpapatotoo niya kay Kristong muling nabuhay. Nagkatotoo kay Esteban at sa maraming iba pa ang propesiya ni Jesus. Sa paglipas ng mga panahon hanggang sa kasalukuyan, patuloy na nangyayari ang pag-uusig ng mga taong naninindigan sa katotohanan, sa tama at sa mabuti. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, kaligtasan pa rin ang naghihintay, pero para lamang sa mananatiling matatag hanggang sa wakas. Pagsasagawa, hindi lang pagsasaya ang diwa ng Pasko. Dala rin ito ang hamon na maging mabuti at matatag na Kristiyano sa mga oras ng kagipitan.